Ito yung balita ngayon mga kababayan sa Philippine Star. Philippine Eyes Legal Action versus China on Arbitral Award. Malinaw po mga kababayan na ang Pilipinas, yung ating leadership ngayon sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay walang intensyong makipag-away, makipag-gira tulad ng mga propaganda ng mga politiko na pro-China. Gusto nilang palabasin na tayo ay gustong pumasok sa gira. Wala man tayong ganong mithiin. Sino bang gusto na makipag-gira? Walang gusto makipag-gira. Pero yung gira po ay pwedeng madawi tayo kung tayo ay idadamay nila. Dinamay ka na, hindi ka pa magre-react. O diba? Pag dinamay tayo, then we have all the obligation to defend our territory. Lalo't kung intentional po na talagang gusto tayong pasukin. Ayun ang nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea. Pero kung tayo yung mag-intention mismo na makipag-away, walang ganun pong posisyon ang ating present leadership. Yun ang gustong palabasin ng mga politiko, mga kababayan na sympathetic sa Chinese government. Mag-ingat po kayo sa ganong mga ori ng mga propaganda. Napakalinaw yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, ito nga, sabi rito, the Office of the Solicitor General has created a special team to study possible legal action regarding China's continued refusal to recognize the ruling of an international arbitration court in 2016. So tayo rito po, ang gusto natin, lahat legal and peaceful means yung resolution ng conflict. Kumbaga tayo, inalaw natin yung mga EDCA sites kasi gusto natin na ma-strengthen yung ating defense. Kasi normally, ang ugali po ng mga tao at mga bansa, pag nakikita kang mahinang bansa, ayun, magti-take advantage sila. Iyon nga yung ginagawa nila sa atin ngayon kasi nakita nila ang Pilipinas, mahina yung defense, yung ating armed forces. After mga kababayan, na yung Pilipinas, yung mga senador, na mga dilawan, mga kababayan, paalisin, palayasin, yung mga American bases na embolden po yung China. Noong tayo, mayroong American bases dito, tahimik yung China. Kaya yung mga propaganda na dahil sa presence niya ng mga American bases, madadawi tayo sa gira. Hindi man po yun totoo. Tingnan ninyo yung Japan, yung South Korea, in other countries na host ng American bases, hindi nag-intensyon ang sino mang enemies within their surroundings na mangialam sa affairs ng kanilang bansa. Bakit? Nakabantay yung American bases pa. Sino ba naman yung tao na may tamang pag-iisip? Wala kang kalaban. Tapos gagawa ka ng kalaban, dalawa pa. Tulad ngayon mga kababayan dito sa Pilipinas. Kaya sila nagagalit. Kasi sabi ko nga mga kababayan, na-checkmate natin yung China. As we engage America and the allied forces. Kaya nanggagala iti and they are now using politicos in this country para mag-spread ng mga propaganda lies. I-brainwash yung mga tao, panipaniwalain po ng kung ano-anong mga bagay tinatako tayo to discourage us from supporting the position of our president, allowing the EDCA sites, additional EDCA sites dito sa ating bansa. Para ano? Anong motibo? Para makabuelo sila sa kanilang maitim na balakin po sa ating territory. Huwag tayong pauuto sa mga politikong ganon ang kwento mga kababayan.
Wala tayo pong intensyon makipag-away. At kung may conflict tayo, we want ito be resolved sa legal na pamamaraan. Ito nga yung ito yung ebidensya. So sabi rito, Solicitor General Medardo Guevara disclosed this yesterday, 2 days after the Philippines marked the 7th year since the Permanent Court Arbitration or PCA in The Hague ruled in favor of Manila over Beijing in the maritime dispute in the South China Sea. So, lahat gusto natin daanin sa legal, hindi sa dahas. Pero kung tayo po ay idadahas ng China, we should be ready to defend the territory. Yan po ang purpose ng EDCA sites natin. Yan ang rason kung bakit tayo nakikipag mutual defense treaty, hindi lang ngayon sa Amerika. Gusto natin na magkaroon ng mutual defense treaty with other countries like Australia, South Korea, Japan, and the other like-minded nations, mga kababayan. Yun ang purpose niyan. So sabi rito, former Solicitor General Francis Hardilesa had broached the idea of filing another arbitration case to further assert the country's sovereign rights dito po sa West Philippine Sea. Hardilesa said the case could be filed before an ad hoc tribunal constituted under the United Nations Convention on the Law of the Sea or the International Tribunal for the Law of the Sea. Eh, mga grupo, mga kababayan, nasige na naman po ang ingay. Wala daw ginagawa yung ating gobyerno. Nangunguna na kasi kayo. May mga concerned agencies na nag-aaral po sa mga ganitong aksyon. Ang problema sa kasi sa inyo, lalo ito mga militant organization, mga assuming kayo. Di ba kayo yung dahilan kung bakit tayo nasadlak sa ganito? Kasi kayo yung rally ng rally noon, condemning American bases dito. Ang bansag nga ninyo sa bawat bawat umupong presidente, tuta ng Amerika, laging kinokondemn ninyo US Marcos, yung kaalyado ninyo na si Aquino, naging US Aquino na rin. US Ramos, US Arap. Di ba yung mga sinasabi niyo noon na walang intensyon na niyang sino man dito sa neighboring countries natin? Hindi totoo yung mga haka-haka noon na may mag-intensyon sa atin? O ano na ngayon? Bakit silensyo kayo? O di ba? So mali yung mga sinasabi ninyo. So malinaw na nagpagamit kayo. O ito na tayo ngayon. Buti na lang, yung 31 million Filipinos talagang nanindigan para ang ilagay sa Palasyo Malacañang yung ating Pangulong Bongbong. Kaya tingnan ninyo ngayon, checkmate yung China. Kasi mga kababayan, nawin mga kababayan ng ating bansa yung support ng mga Allied Nations dito sa desisyon ng Arbitral Court ng United Nations. So sabi rito mga kababayan, he said the case should be handled solely by the Office of the Solicitor General to do away with the heavy cost of hiring foreign counsel. Essentially, litigation options would be the better way for the country, sabi po niya. Herdilesa said the Office of the Solicitor General can choose from a menu of possible claims including one for damages or other provisional relief. So the International Tribunal's decision recognized the Philippines' declaration for rights without suing China for damages in the Philippines' exclusive economic zone in the West Philippine Sea. Hardilesa, however, acknowledged that President Marcos would have the final say if the Philippines decides on the issue, being the chief architect of the country's foreign policy.
Ngayon, the retired Supreme Court Associate Justice urged Marcos to solicit recommendations from relevant government agencies to implement a clear and holistic policy on the West Philippine Sea. As the Solicitor General Hardilesa was part of the legal team in the arbitration case at the PCA in The Hague, Guevara was also part of the team. So, yun po mga kababayan. Pero tama yun na talagang pag-aralan ninyo mabuti kung paano magiging stronger yung ating posisyon dito sa West Philippine Sea. At mapuwersa natin yung China na i-recognize mga kababayan itong naging desisyon ng UNCLOS. So, yun man lang po, mga kababayan, for now. Baka lang gusto ninyo itong itry Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Ayun mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.